A very blessed Sunday po sa bawat isa, and welcome po sa COG Imus. Can I request everyone to stand up po? And to those who are watching online, you are welcome din po. We welcome you with the love of the Lord. Isang magandang araw po sa bawat isa. Good morning. Good morning. Indeed, no, it's good to praise the Lord in the morning. Maari bang palakpakan natin ang Panginoon at Diyos nating buhay? Yung mas malakas pa na palakpak para sa ating Diyos. Hallelujah, hallelujah. And today, as we start our worship service and before we pray, gusto ko lang po ibahagi sa inyong salita ng Panginoon. Sabi po dito sa Ephesians chapter 2, and I pray that this very word of God, i-embrace natin, yakapin natin, and ma-remind tayo sa dakila niyang pag-ibig. It says here, but God is so rich in mercy, and He loved us so much that even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. And indeed, it is only by God's grace we are saved. Maari bang pasalamatan natin ang Panginoon, palakpakan natin ang Panginoon sa araw na ito, na indeed, dahil sa dakila niyang pagmamahal, malaya tayong nandirito ngayon, nabubuhay. And I encourage you to give your all-out worship and praise before the Lord today. Let us bow down our heads and close our eyes and let us pray. And let's honor the presence of the Lord in this place. Heavenly Father, ang aming Diyos na Ama, ang aming Diyos na dakila, O God, Lord, kulang yung words to describe of how great and how awesome you are, Panginoon, O God, of how you've been just so majestic, Panginoon, O God, of how you've been moving in the lives of each and everyone in this place, Panginoon, O God. And Lord, indeed, O God, Lord, paulit-ulit man namin sinasabi, O God, but Lord, you are good and your love endures forever, Panginoon, O God. We stand by that, Panginoon, knowing that you are our faithful God. And Lord, today, Panginoon, as we have our praise and worship, O God, continually to see our hearts, Panginoon. If Lord, marami man kami nasabi na isip na nagawa na hindi karapat, dapat kalugod-lugod sa harapan ninyo, Panginoon. Lord, we ask for forgiveness, Panginoon, O God. Lord, salamat, Panginoon, O God. Kasi Lord, alam namin, Panginoon, pinatawad yun na kami, Panginoon. And all we have to do is to come before you with humility, with boldness, Panginoon, O God. And Lord, we pray and ask to teach us the way that we should go, Panginoon, O God. Kaya Lord, today as we worship and honor your holy name, Panginoon, O God, remind us constantly, Panginoon, of what Jesus Christ has done on the cross, Panginoon, O God. Kaya Lord, we will use this freedom to worship you, to honor you, to lift up those hands, Panginoon, O God. And Lord, habang buhay at habang may hininga ka namin pasasalamatan, Panginoon. And Lord, I pray, intune our hearts into one, Panginoon, O God, that Lord, we will speak in one language, Panginoon, O God, that is to honor and glorify your holy name. Maraming salamat, Panginoon, and we pray, Panginoon, and we believe that you inhabit the praises of your people. Lord, we love you and glorify and magnify your holy name, O God. In Jesus' name we pray, amen and amen. Hallelujah. Today, let's start our worship by reminding ourselves of what Jesus has done on the cross. Sing a song from our hearts to the Lord with a thankful heart. Let's worship the Lord. So God, thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus, for the blood applied. Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glory. Come on, let's thank the Lord this day.
brought me from the darkness into glorious light. I want to thank the Lord and spread our thanksgiving. Indeed, every praise belongs to our God. Come on, church. Let's worship the Lord. Lift up His holy name in this place. Hallelujah and hallelujah. Yeah. It says in the word of the Lord that it is good to praise His name in the morning. Yeah, church of God, He moves. We will lift up our voice and our hands in worship.
Lord deserves every praise, every word of worship. Yeah, church, if you believe that the Lord has been so good to you, can you raise your hands up? If naniniwala ka na kahit kailan hindi ka pinabayaan ng Panginoon, hindi siya nagkulang sa inyo, bigay natin pinakamataas na papuri na pwede natin ialay sa Panginoon ngayong araw na ito. Hallelujah, hallelujah. And church, patuloy natin i-meditate yung grace, yung mercy ng Panginoon sa atin. Kung paano niya tayo liningtas, kung paano niya tayo pinulot, and kung paano niya tayo binago. And we will see that there is no one like our God who will love us no matter what background we came from. Kaya today, as we sing a new song to the Lord, let's commemorate kung ano ang nagawa ng Panginoon at kung sino siya sa buhay natin. Indeed, He has been our deliverer. He has been our comforter. He has been always there with us. And not for a minute we were forsaken by our great shepherd. O Lord, indeed, Panginoon, O God, we give you all the praises and worship today. Hallelujah. You've kept, and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go. You never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. You love me. What a friend you have been. I call you Savior for the blood that washed me clean, for the wrongs that you've redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to believe. 'Cause when I think of how you bless me, how your hands have never let me go. You never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good, oh God. So good to me. God, I can't believe how you love me.
Father, we say, You have been so good to me. God, I can't believe how You love me. What a friend You have been. And so, Lord, so good to me. God, I can't believe how You love me. What a faithful God. What a friend You have been. So good, so good. God, I can't believe how You love me. What a friend You have been. So good to me. God, I can't believe how You love me. What a friend You have been. So good to me. Come on, taste and see that the Lord is good. God, I can't believe how You love me. You love me. What a friend You have been. And so, Lord, that's why we give You all the praise and glory, oh God, our King, our Lord and Savior and friend. Every knee will bow. Jesus Christ is Lord, Lord and King. Every eye will see, and every heart, and every heart will know the beauty of the Lord in all the earth. All glory to Your name. All honor to Your majesty. To You alone, all.
exalted among the nations, Panginoon. Be exalted in this country, O God. And be exalted, O God, in our church, Panginoon, O God. Lord, we know and believe that you are seated at the right hand of the throne, Panginoon, O God. Knowing, O God, that you are in control. Knowing that you are sovereign, Panginoon, O God. And knowing, Lord, that we are secured in your love, Panginoon, O God. Kaya, Lord, today continually open the hearts of one another, Panginoon, O God. Lahat na nandirito sa lugar na to, Panginoon, and those who are watching online, Panginoon. Lord God, patuloy niyo pong buksan ang puso namin, ng isip namin, Panginoon, para makita namin, Panginoon, na karapat dapat ka ng lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, Panginoon, O God. And ang pinakapuso namin, Panginoon, inaalay namin sa iyo lamang, Panginoon. Salamat, O Diyos, kasi Ikaw ay dakila. Salamat, Panginoon, kasi we can call to You, Abba, Father, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, kasi You are our deliverer, our protector, our comforter, Panginoon, O God. And Lord, You are our redeemer, Panginoon. Kaya we stand in freedom, Panginoon, worshiping You, Panginoon, lifting up Your holy name, O God. And Lord, today, as we hear Your word, Panginoon, O God, we know that Your word is alive and it is a double-edged sword, Panginoon, O God. Kaya, Lord, i-prepare niyo po itong hearts na ito, Panginoon. Patagin niyo po ito, Panginoon, O God, so that whatever Your word is, Panginoon, O God, mamumunga ito sa amin, Panginoon, O God. And Lord, makikita ng buong mundo na buhay ang Diyos na pinilingkuran namin, Panginoon. Lord, we thank You, Lord, for this day. We thank You, Panginoon, for the chance to worship and honor You, O God. And Lord, we know, Panginoon, with You, the best is yet to come. We thank You, O God. We lift You up. We magnify Your name. And Lord, we behold Your beauty in this sanctuary, O God. Maraming salamat, Panginoon. Maingat namin binabalik ang lahat ng papuri, lahat ng awit, Panginoon, O God. In the mighty name of Jesus, we pray and everybody shout, Amen and Amen. Hallelujah. Good morning po sa bawat isa, and we may all be seated. Sword, shield, helmet, breastplate, boots, belt, frontline. What's up, COG fam? Are you looking for creative ways to share Jesus? Tara na! Come and be part of Cantata 2024! We are looking for people who can act, play, stage production volunteers, and promotion team. You may be one of what we are looking for. For more details, you may approach us at our booth in the lobby after the service. Kindly look for Brother Clyde Manuel or Sister Ashley Bakat for inquiries. Praise God. Good morning po sa bawat isa. Masayang umaga po at muli nakita-kita tayo. Amen. Medyo lumalamig na po ang panahon. Ayan. At sa inyo mga nasa bahay o nasa online, magandang umaga, magandang buhay po sa inyong lahat. Praise the Lord. Indeed, we can just thank the Lord for all His goodness in our lives. Tayo po ay buhay. Tingnan niyo ang katabi niyo, siya po ay humihinga. Amen. And able to come today just to praise and worship our God and also to fellowship with one another.
Minsan mahirap makipag-fellowship sa isa't isa, lalo na parang ang dating ng lugar na ito, simbahan lang. Ano po? We never call this as a simbahan, ano? But this is a place of worship and fellowship. Ano po? At kaya naman, yung po sigurong dahilan na hindi tayo makapirmi or hindi tayo makapag-stay a while, kasi po siguro wala tayong mga table sa labas at coffee shop, baka pwede natin lagyan. Siguro mag-i-stay ba kayo pag may mga ganon? Pero yung kape siguro ay may kanya-kanya na po tayo doon, di po ba? But the bottom line here is not because of the coffee or because of that we can stay together, but the bottom line here is yung pong C2S po natin kasi ang magiging dahilan that we can just chat and we can just talk and we can have fellowship with one another. Kasi meron po tayong mga C2S group. And pwede ko po bang malaman, meron pa po ba dito na, yun po na lang ano, yung pong may C2S na, pwede po bang makita yung kamay ng nasa C2S na siya? Pwede po makita, yan, medyo madami-dami na. Pero yun nga po, ang goal po kasi natin, dahil yun po naman ang utos ng Panginoon, ay lahat po tayo ay merong discipleship group o connect two souls. Kasi po ginawa nating connect two souls, intentional po yun para i-connect mo ang Panginoon sa at least dalawang kaluluwa. Intentional po siya. At ma-connect mo siya sa ating pong gawain, ma-connect mo siya sa ating kapatiran, ma-connecta mo siya sa ating church. Yun po ang bottom line po noon. Ano? Kaya po kung hindi tayo connected doon, eh siyempre po, ibig sabihin, disconnected pa po tayo, ano? At mahirap po yung ganon sapagkat ang kaaway, ang hinahanap po talaga ng kaaway, yung disconnected. Kasi wala siyang masyadong group, core group, or C2S group who can pray for them and who can help them and who can care for them sa mga panahon na lalo na po may mga pagsubok ang buhay. Amen. Kayo po ba ay may pagsubok na dinadaanan? Ayun po, ano, kasi po yung mga taong wala na pong pagsubok, tahimik na po ang kanilang kalagayan, yung pong nasa sementeryo, ano po. Pero, siyempre, buhay tayo, and we need to be encouraged, we need to be strengthened, we need to be sustained, we need to be fed with the Word, and we need to live the purpose of our lives na binigay ng Diyos sa atin. And that's why we need to belong to our C2S group. Nawa po sa mga susunod na araw as we are seeing graduates po ng ASP, Aim and Shoot presentation, at saka po ng ating Connect to Soul 101, ay pray na marami po talaga ang ating pong maikonekta na po. Maikonekta na po ang buong church. Sa record po natin kasi, ay meron na po tayong 500. Palapakan naman natin ang Panginoon. So kung 500 po yun, dapat puno po tayo sa first service. Kasi po hindi ho kasi ang 500 sa second service. Ang kasya lang po doon, siksika na po, talagang wala nang galawan, 300, ano po. At pagdating ng third service, syempre dapat 100 din po yon. So kaya ibig sabihin, hindi pa nagmamanifest yung 500, maaaring minsan na-attend, tapos minsan mag-i-skip, ano po. At kaya naman, sa ngayon, gusto natin na talagang itong 500 na to ay strong. Ibig sabihin ng strong, they are well connected with the Lord Jesus Christ, with one another, and with this church. Amen po ba yun? Alam nyo, yun po yung magiging blessing na malaki po sa atin sa buhay na ito. At magiging masaya ang buhay. Ayan, magiging makulay. Ayan, at siyempre po, pag sinabi kong makulay, eh meron pong gitgitan minsan. Minsan may tampuhan. Pero nandun po lagi yung patawaran. Nandun po yung karanasan na nasaktan tayo. Pero nagpatawad tayo, part of, you know, God's design how to grow us and make us a stronger, a better, and mature person being a Christian and a child of God. Amen ba yun? Gusto nyo ba yung ganon? Ayan. So I know, whether you like it or not, talaga namang we are exposed, ano po, sa iba't ibang na kalagayan ng ating buhay. So ngayon po, itutuloy lang po natin yung ating pong
naiwan na series in this part of Romans. And then sa ngayon po ay binubuo na po natin yung team na isang araw makikita po ninyo ang mga tatayo po dito ay mga naggagwapuhan na yan. Ano po? At puspos ng Espiritu at ibabahagi po sa atin patuloy ang salita ng Diyos. Palapakan naman natin ang ating Diyos sa mga, you know, God-sent men of God. Ayan, men. At may mga women din naman na gusto po nilang tumulong to help all the people of God. Ano po? That they grow in the knowledge, they grow in the fellowship, they grow in the relationship with the Lord Jesus Christ. So yun nga po ang ating pong topic, at ito po yung last series of a part series, ayan po, ay patungkol po ito sa, again, completion na po ito ng rebellion, religion, and redemption. So sa ating pong na pag-usapan, ito po kasing rebellion na kung saan una po naging part of the topic natin sa series na ito ng rebellion, religion, and redemption, eh kasi nga po, bakit ba may rebellion? Rebelde ka ba? Ayan. Rebelde ba ako, Pastor? Ayan. So ang rebellion po kasi ay, ang dahilan po niyan po kasi kapag tayo po ay may ganito. Isa pa. Ayan. Pagka po merong kanyan, eh may pagka-rebelde ka. May pride, may addiction sa alak, addiction sa bisyo, addiction sa pornography, immorality, thievery, ayan po, medyo hindi mapalagay pagka may nakitang magandang gamit, ano po, or may nangangailangan, kailangan ng dumiskarte, or greed, or hatred, or dishonest. So if you are having that kind of, you know, attitude or behavior or yung pong tinatawag nating ginagawa po natin ito, then rebelde po tayo. Ayan. At ang tawag po sa lahat ng yan actually ay kasalanan. Ano po? At ang kasalanan kasi, dahil nga po yan sa pinagmulan ng kasalanan, yung evil. Eh, alam naman natin ng pinag-uusapang evil, ito po ay si Satanas. Sapagkat kinumbinsi niya si Eva at si Adan, huwag mo nang sundin ang Diyos. Kung saan ka masaya, kung saan ka maligaya, walang pakialam ang mundo, walang pakialam si pastor, walang pakialam ang magulang mo, basta masaya ka, gawin mo. Rejection of God. That is what was introduced, and the deceive itong si Eva at si Adan. Ang tagal ng panahon, namana-mana lang yan, napasa-pasa na po yan. That's why there is a need for a person to be delivered, to be born again. Maisilang na muli yung original image, yung original na relationship ng tao sa ating Diyos. So napakahalaga, kasi po pala, anything na ginagawa natin na hindi ayon sa ating Panginoon, eh nire-reject mo siya. Ayan. And simply, yun po yung ginawa ni Eva at ni Adan, nire-reject nila yung kalooban ng Diyos. At nagpabudol-budol sila kay Satanas. Ayun tuloy, napahamak, nadamay tayong lahat. Ano po? Ayan. So kasi nga po, sila po ay naging hiwalay na sa Diyos. And they now follow this, inuulit ko po ito lagi because it is being taught in universities, it is being taught in every school, and it is not being filtered. Ito po'y tinuturo maging sa lipunan po natin, yung po'y tinatawag na secular humanism doctrine. The secular humanism doctrine, ikaw ay tao, may karapatan ka na mabuhay ng masaya, at hindi dapat ikaw pinipigilan kahit na sa tingin ng Diyos, masama yan. Eh, kung masaya ka naman, walang problema kahit masama sa harap ng Diyos yan, eh gagawin mo. So that is the doctrine of actually Satan. Ano po? Kaya lang humanism na po. Doon na po nagbangko. Doon na po nagdiin sa pagiging tao. Ginamit yung pagiging tao. Ganun naman po si Satanas. And that's why ang tao po, kahit na born again na siya, medyo nahihirapan siya talaga to completely live according to the will of God. Nahihirapan. Tanong mo nga sa katabi mo, nahihirapan ka ba? Sumunod sa Diyos?
Madalas po, ang Kristiyano po ay sa halip na Panginoon ang turing sa ating Diyos, ang turing po niya ay pahingi noon. Ano po? Lord, pahingi naman noon. Gusto ko noon. Lord, bigyan mo naman ako nito. Lord, kibantayan mo naman yung bahay ko. Ginawa pang security guard talaga si Lord. Ano? Grabe. So, ganun po ang nangyari. Hindi Panginoon, kundi pahingi noon. Tagapagligtas lang. Ano po? At ngayon po, liliwanagin natin at maunawaan natin mabuti sa kaunawaan na mapag-aaralan natin sa last two-part series na ito na ngayon din nagtatapusin natin. Para naman hindi ganun ang turing natin sa ating Diyos at ma-appreciate naman natin kung ano ba ang ginawa niya sa atin at makapamuhay tayo para sa Kanya. So, kaya nga, sa ating pong sinabi ng salita ng Diyos, religion is not enough. Yan po yung pangalawa at mamaya na po yung pangatlo. Sa verses, Romans 2 verses 17 to 20, ang sabi po rito, Now, if you call yourself a Jew, if you rely on the law, kung ikaw ay nagsasabing Hudyo ka, kung sa batas ka naka-angkla o nagre-rely, sabi nga, ano ba yung Tagalog nun, ano? And boast in God, dahil doon, if you know His will and approve of what is superior because you are instructed by the law, if you are convinced that you are a guide for the blind, a light for those who are in the dark, an instructor of the foolish, a teacher of little children, because you have in the law the embodiment of knowledge and truth. Mabigat, ano? So tayo po muna yung manalangin. Buksan mo ang kaisipan namin, Banal na Espiritu. Ang sabi nga ng Panginoon, ikaw magtuturo sa amin ng lahat ng katotohanan. And so that you will give us that kind of spiritual understanding and comprehension. That Lord, you will remove any kind of biases and hindrances. And let our ears be attentive and be clear and understand what you wanted us to receive today, that knowledge of what you wanted us to understand today. Father, we entrust you this time. In Jesus' name we pray. Amen. So tingnan muna natin, ang Romans chapter 2 ay isinulat para warningan, to warn those who are trusting in religion rather than Jesus Christ for their salvation. Siguro sasabihin na, eh, hindi ako yan. No. Hindi ako yan. Hindi ako nagtitiwala sa religion. Ayan. So kasi yung ating nakasanayan na religion, yung may malaking building, may mga intricate design, may kandila, may mga upuang mahaba, may mga altar, at may mga nakatayong nakaputi. So we thought that is religion. Pero tingnan natin mabuti sapagkat ngayon ipapakita ni Paul kung ano ba yung kabuuan talaga ng pagiging isang relihiyon. Ayan, ano po? Na kung saan ang sabi nga rito, to contrast, eh kesa maniwala daw kay Kristo, nagtitiwala sa relihiyon. Ayan po, ano? Yan ang ating titingnan ngayon. Kaya nga, nakakalungkot na makikita natin yung spirit of religion sa ibang mga Kristiyano at titingnan natin kung ano ba yung spirit of religion na yan, ano po. At mayroon ba ako niyan? Ayan, tingnan natin. So, para pa lalong maunawaan, in his letter to the Romans, Paul begins by showing that all men are under God's wrath because of their sin. Yung kaninang panimula, kaya nga rebellion. Kaya nga galit ang Diyos, kasi nga nire-reject siya, pambihira. Ako ang nagbigay ng buhay, ako ang lumalang sa inyo. Hinihinga mo yung hininga ko, tapos ayaw mong sumunod sa akin, pambihira naman, di ba? And the first two chapters, he describes, ano po, two classes of people standing before God in judgment. So meron pong dalawang klase ng taong tatayo sa oras ng paghahatol. Una po, yung first group, yung tinatawag na condemned. Dahil ayaw nila talagang sumunod sa Diyos. Sinyeran mo na, sinabi mo na,
pinakita mo na ang verses, ayaw talagang maniwala. Nakita na yung pagbabago sa buhay mo, nakita na yung himala, nakita niya na yung logic, nakita niya na yung spiritual intervention, ayaw pa rin maniwala. May ganun po talaga. Kaya pagka ayaw pong maniwala, ay pag-pray mo na lang ng ipag-pray. Bahala na po ang Panginoon sa kanya. That's the first group, nahaharap po sa paghahatol ng Diyos. Pangalawa, eto na, yung pangalawa. Mga religious people who condemns other because they think tama ako kaysa sa'yo. Wow naman, di ba? Nawa, walang ganun sa atin. Ang tingin mo sa sarili mo ay napakataas. Napaka-espiritual. Napaka-banal. Ikaw, nako, huwag kang sasama sa akin. Mukhang hindi ka banal. Parang ganun, ano? So, nagko-condemn. Tinitignan ng itsura. Tinitignan ng ginagawa. O, tingnan mo ako, lagi ako nagdadasal. Ikaw, nagdadasal ka ba? Nagbabasa ka ba ng Bible? Uy, nako, masama kang tao. Kinukondem na agad. Ano po? So, kaya po ito po yung dalawang grupo na hahatulan. Pareho pong na may condemnation. Pero yung isa po, malungkot, talaga namang ayaw pong maborn again. Wala tayong magagawa, di ba? Yung isa naman, born again? Uy, may ganon, di ba? Huhusgahan din. Yan, tingnan po natin, ano? So, kasi nga po, ay tingnan natin yung pinaka-konteksto para hindi po tayo maligaw. Sabi po rito, sa prinsipyo na ito na ginagalawa ni Paul, ako ba yun na lumagpas? Ayan. Okay. Oh. Ako yata ay lumagpas. Teka lang. Ayan. So dito, sinabi ni Paul, okay, Paul begins to show them their wrong thinking. So yung maling pag-iisip. By reminding them of the principles that God uses in judgment. Ito pong judgment na ito, di ba, nasa Hebrews 9:27 po yan, di ba, pag nagsishare po tayo ng gospel, isa yan sa sinishare nating gospel. Ano po yung sabi doon, yung Hebrews 9:27? For we are appointed to die once, and after that, judgment. So may paghahatol talaga. Pero may maling kaisipan ang Kristiyano patungkol sa paghahatol kasi siya na ang humahatol, ano, pambihira, ano. Kaya dito tingnan natin yung principles applied sa sinasabi ni Paul sa Romans. Now in the last part of chapter 2, he applies the principles specifically to these people so they can clearly see why they are condemned. So bakit? Bakit, Pastor? Ako naman ay masipag sa ministry. Ako naman ay namumundok pa. Bakit, Pastor? Bakit? Yan, di ba? So, why are they condemned even though they think they are good because they are religious? Okay? So, kaya nga, ang laki ng why. Sabi mo sa katabi mo, why? Amen. So, una po sa lahat, yung pride na ito kasi ng relationship. Pwede pala yon na punong-puno ka ng pride because of your relationship with God. Pero, di ba, okay lang dapat yun? Kaya lang, ano kaya ang ibig sabihin nito? Tingnan po natin yung context, ano? Sabi kasi, sa binasa natin kanina, isa-isay natin, if you call yourself a Jew, you rely on the law. Boast in God because of that. Know His will. Isa-isay natin, ano? Tingnan natin sila kung anong klaseng mga tao sila. Approve what is superior. Wow, grabe namang mga tao ito. Instructed by the law, ayan, guide for the blind, light for those in the dark, instructor of mga foolish, teacher pa, Sunday school teacher pa, parang ganun. Wow, napakagaling naman ng mga taong ito. Ganyan ka ba? Yan ba ang iyong qualification? Yan ba ang iyong katangian? Baka sa unang katangian pa lang, wala na po tayo. Kasi hindi naman tayo Hudyo. Ano po? So kaya salamat sa Diyos kasi ang kaligtasan hindi lang po para sa Hudyo, kundi para sa lahat ng tao. So tingnan natin yung mga sinabing ito. So verses po, 17 to 19, mapapansin natin yung salitang if. Na apat na beses itong binanggit sa verses 17 to 19.
At naulit po ito sa verses 25 to 29, 5 times. Pagka po ganoon sa pag-aaral po ng ating mga estudyante ngayon sa ating pong context study, makahalata ka na kung ano yung tinutumbok niya. Mga keyword po ito ng kanyang pinaka-topic o main idea na gusto niyang ipaunawa sa kanyang mga audience. So, sa ginawa po ni Paul na ito, actually, dinescribe niya kung ano ang Hudyo. Dinescribe niya sa verse 17 na they relied on the law. Nagmamalaki sila dahil doon sa na meron silang relationship with God because of the law. Verse 18, they knew God because of the law. Okay? And because of the law, they can approve what is right, what is wrong. Wow, superior sila. And because of the law, because of that privilege, they can teach other na mga bulag, mga immature, pambihira. Sila po yung mga parang tinatawag nating Sadducees, Pharisees, magagaling sa law. Matitindi po sila. At dahil doon, nagmamalaki po sila. Kaya po sa isang tinatawag nating advertisement, ayan, ano po, na naghahanap ka ng mga taong may karanasan sa isang Sunday school, sa isang ministry, kailangan alam mo yung law. Ayan. Kailangan nagbabasa ka ng Bible, alam mo yung mga verses sa Bible. Marami kang memory verses. Ayan. At kailangan, dahil doon sa alam mo na yon, ipinagmamalaki yung bang you are so confident and you're actually proud that because I know the law, I know the will, ayan, I have the knowledge of the law, ayan, I can now be proud of my relationship with God. Ano po? And because of that, I feel so qualified. Ayun po, no? Kaya, siguro, itong mga Hudyong ito, habang binabanggit ito ni Paul, you know, parang, kami yan, bihira, ano? And kaya nga, sa atin siguro, kung nag-fit in ka sa ganitong mga description, ano kaya ang ating pakiramdam? Ano po? Pagka nasabing ito, nag-aral ito ng mga 101 sa COG. Yan, tapos niya lahat yan. Lahat ng 101, worship 101, outreach 101, relationship 101, discipleship 101, admin 101, C2S 101, tapos niya lahat yan. Pambihira. Diba? Lahat ng certificate nakaparada doon, no? Diba? So, and then, natapos pa niya yung CLDP 1, CLDP 2, CLDP 3. At pagkatapos, meron pa kasi tayong tinatawag na Lead P1 and Lead P2. At pagkatapos, meron pa tayong Life Ambassador na kung saan it's our mini Bible school. Nandun po yung Old Testament, New Testament, nandun po yung hermeneutics, yung paggawa ng sermon, nandun po lahat ng tungkol sa ministry. Wow, ano kayang, you know, ano kaya ang magiging pakiramdam po natin? Tapos, ang dami mo nagawa. And would you be happy? Would you be proud? Ano kaya ang tingin mo kay sa katabi mo pag ganun ang iyong credential? Tingnan mo nga ulit yung katabi mo. Kunyari ikaw yung nakatapos ng lahat ng ito. Anong tingin mo sa katabi mo? Marami ka pang kakaining bigas. Yan, parang ganun ba? Ano po? So ganun po yung feeling ng mga Hudyo. Di ba? Sa mga hindi nakagawa ng kanilang ginawa. At doon nakabase ang kanilang matibay na sinasabi nilang relasyon nila sa Panginoon. So kaya nga, ang tingin nila sa kanilang sarili sa verses 19 to 20, pinakikita ni Paul, mga superior itong mga taong ito when it comes to the knowledge of the truth. Superior to the Gentiles. Ayan. So matindi, no? Para bang superior. Ayan. Ikaw ay superior sa iyong mga nagawa, sa iyong mga nalalaman, pambihira. So kaya nga, what a description. What a privilege. At kung ikaw po yung nasa ganung kalagayan, ano kaya ang iyong trato sa iyong kapwa Kristiyano? Hello. Pag ganun ka, marami kang natutunan, marami kang napag-aralan, ano na ang tingin mo sa iyong kapwa Kristiyano na ano pa lang po ako eh, C2S pa lang po. Ayan, di ba? Oy, naku, alam mo, dapat marami ka pang matututunan sa buhay, iho. Ganyan, parang gano'n, di ba? So, medyo, ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Oh, mas malakas ako sa Lord.
mas ligtas ako kaysa sa'yo, ganun po ba? Mas may pabor ako sa Lord kaysa sa'yo, mas pakikinggan ng Lord ang prayer ko kaysa sa'yo, kasi CLDP 1 ka pa lang eh. Wow. Nakukuha niyo po ba? Pero hindi ko naman po ibig sabihin na huwag ka na mag-CLDP1. Of course, lahat po tayo, kailangan alam natin ang doktrina ng church kasi po CLDP1 is about the doctrine of our church. Amen. And CLDP2 is about how we should behave, our attitude should be like Christ. And CLDP3 is paano ka na maglilingkod ngayon. Ayan. Okay? So, tinutumbok lang ni Paul actually na dapat ang tiwala mo na kay Kristo, hindi sa religious rites. So, ibig sabihin, yung binanggit na ito ni Paul na isa-isang mga credential, eh religious rites po pala ang katumbas noon. Kaya yung spirit of religion, siguro naiintindihin niyo na ngayon na dahil ako ay nakatapos ng ganito, nakagawa ng ganito, eh mas superior ako sa iyo, spirit of religion po pala yun. Na, teka muna, wag ikaw ang maglelehans, ako lang kasi, you know, medyo mas mataas ang antas ko sa'yo, parang ganon. So, tignan mo natin mabuti ito para mas maintindihan natin na kung saan, dahil po sa ganitong uri ng hindi nila pagkakaintindi na sila pala ay bumagsak na sa isang religious spirit, eh ngayon naging ipokrito na po sila. Nakakita ka na ba ng nagdadasal, nagmumura? Mga relihiyoso, nakaluhod pa yan. Nananalangin yan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Yung sinaing nasusunog. Aba, Ginoong Maria, sinabi ko na ang sinaing nasusunog. Di ba? Parang, ayan na, di ba? Tapos sisigaw na, magbumura na, ganon. So may mga ganong nananalangin, di ba? I don't know with you, ganon po ba tayo? No? Nagbabasa ka ng Bible, pero naman, di ba? So kaya, ito po yung spirit of religion, nagiging ipokrito po tuloy sila because head knowledge ang kanilang relasyon sa Diyos. Doon sila nakabase sa batas na alam nila, nasa puso nila. So kaya nga, ito po yung tinatawag na religious rites is the spirit of religion na kung saan, ito po yung tinatawag na spiritual feats. Ang dami mong ginawa na espiritual na bagay. Lumakad ka ng paluho, dumapa ka, pambihira. No? Nag-fasting ka, nanalangin ka ng pagkahaba-haba. Ang dami mong nagawa na mga spiritual exercises. So you have all these spiritual feats. Pag sumasamba ka, talagang, huh, grabe. Nakatingin na lahat ng tao, tapos siya, grabe, puspos na puspos, di ba? Ako rin, gusto ko rin ng ganun. Or, ito po yung isang religious spirit. Mag-ingat po tayo kasi baka bumagsak tayo sa ganito. Yung pong spiritually superior na ikwento ko na po sa inyo kanina. At ito po yun. Mahilig siyang mag-condemn. Itong church ninyo hindi spiritual. Babagsak yan. Ganun po. Ikaw, hindi ka spiritual. Wala kang paglago. Lagot ka sa Panginoon. Yung mga ganon. Yung pastor nyo, naku, yung pastor na yan, eh naku, mukhang worldly yan. Yan. So, yung po yung nagiging epekto, kaya po binabrand po sila nung panahon na yun, mga hypocrites, kasi anong klaseng Kristiyano ba yun? Diba? Diba? Sa, kaya nga may dalawang hatol, ano, babalikan natin, hahatulan yung isang talaga namang ayaw maniwala, at hahatulan yung naniwala, pero nangahatol naman ang kapwa. Kaya sabi mo sa katabi mo, di mo naman ako hinahatulan, di ba? Tahimik sila. Ayan. So kaya naman, nakita natin ng religion, ayaw natin nun. Ayaw natin na maging ganun ang church natin. Wala tayong karapatang i-condemn ang sinumang tao dito, ang sinumang church sa labas, at ang sinumang pastors, wala po tayong karapatang mag-condemn. Amen po ba yan? Or else you will fall into this kind of spirit of religion. At ang panghuli po, redemption. Ayan na. Eh, ito na po, tutubusin. May pagtubos. Pinrovide ng Panginoon sa Romans 3:21 to 31. Okay? So Paul, in these following verses and chapter, presents the truth concerning salvation through Christ. Para mawala yung mga
yung mga astang ganon na nangungundem, ano? Eh, kailangan nating makita yung katotohanan na pinipresenta ni Paul tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan lamang ni Kristo. Kasi nga po, pwede kasing ang kaligtasan ito ay maging isa lamang magandang pangyayari sa buhay. It's a beautiful theory. Alam mo, pag naligtas ka, hindi ka na maghihirap. Wow! At lahat ng negosyo mo, walang lugi. Ayan. Alam mo, pag naligtas ka, talagang para ka nang nasa alapaap. Wala ka nang problema. Totoo po ba yon? Hindi po, Pastor. May problema nga po ako ngayon, di ba? So, is it a beautiful, just a beautiful theory? Yun po ba ang ibig sabihin ng salvation? Pangalawa, are you experiencing a change in your life, in your character, in your conduct, in your destiny? May pagbabago ba? And lastly, our salvation to you is just a theoretical experience. Ano ba yung ibig sabihin nito na parang nasa libro lang, pero wala sa katotohanan, wala sa realidad, wala sa tunay na buhay? So kaya napakaganda nito na makita po natin na tayo po ay dapat nagkakaroon ng makatotohanan na makita po yung kaligtasan natin na sa ating pong pamumuhay, sa ating pong pag-iisip, sa ating pong pag-uugali, ay makita po na itong kaligtasan na ito ay nagmamanifest po ito doon. So kaya nga, in our lives today, do you think salvation is not just a beautiful theory? Okay? So are you experiencing a change? Or salvation is just a theoretical experience to us? So minsan po kasi pwedeng maging so proud tayo na pinagmamalaki natin ang isang samahan, ang isang relihiyon, ang isang fellowship. But do you know your destiny? Sige nga, sample lang. Teka, balik ko lang ng konti ito. Nauna siya. Okay. Ito yung gusto kong laging tanong eh. Alam niyo na siguro. Tanongin mo yung katabi mo, pag namatay ka ba mamaya, alam mo kung saan ka pupunta. At ang sagot mo naman, pwede bang wag naman mamaya? Gusto ko pang gumraduate, gusto ko pang mag-asawa, gusto ko pang magkapamilya. Pwede bang makaroon muna ako ng magandang, you know, pagsisilbi sa Panginoon? But actually, that's the reality of life. Walang makakapagsabi kung kailan tayo mamamatay. Amen. Kaya nga, laging ang tanong, eh handa ka ba? Pag namatay ka, ikaw ba ay papunta sa langit? Sigurado ka ba doon? Ayan. So, yun po yung mga pinag-aaralan po natin sa Amen Shoot, pinag-aaralan po natin sa C2S, pinag-aaralan po natin sa ating CLDP, maging po sa ating mga other courses like First Things First at yung Assurances of Salvation. Pinag-aaralan po lahat yan para tayo po naman ay hindi po tayo nalilito at naliligaw ng landas. Ayan. So, kaya nga, it is not religion, no? That we should embrace. It is Jesus Christ that we should embrace. Because in Him alone can salvation be found. In Him alone can our character be changed. Kaya alam na, pag si Kristo pala ang niyakap, si Kristo pala ang kaligtasan, si Kristo pala ang ating pong pinaniniwalaan, may pagbabago sa ating buhay. Hindi ka magko-condemn ng sino man. Pero pagka pala hindi si Kristo talaga ang yakap mo, hindi pala siya talaga ang sinasandigan ng iyong paniniwala, eh, at ang sinasandigan mo pala ay kung ano lamang ang mga nagawa mo, then babagsak ka doon sa kategorya, you have that religious spirit. And vulnerable to be a hypocrite because of that. Kasi walang pagbabago makikita. So kaya nga, but for a man to be changed by God, to be changed, God's righteousness must be revealed. So kaya kailangan tuloy, kasi yun naman ang gusto natin eh, pagbabago. Kapatid, sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. Sabi naman ng kanyang katabi, nagbabago na nga eh, mamadali ka naman. Ano po? So, anyway, but for a man to be changed, kailangan po niya ng God's righteousness must be revealed.
Hanggat hindi ma-revealed ang God's righteousness, ano po, hindi po magkakaroon ng pagbabago. And that man must know how to receive it. Paano ba yun, Pastor? Paano ba mangyayari sa akin? Paano ko ba matatanggap ang revelation na ito o ma-reveal sa akin? Actually, aside from the topic of Paul, na sa personal experience, sinabi sa John that God will show Himself to us. As you faithfully embrace Christ, believe in Christ, and rely on Him as the only way of salvation, and as you read your word, the Lord Jesus Christ Himself will show Himself to us. At yun po yung isang malupit o malaking revelation para magbago po tayo. Yun po ang naging dahilan din kung bakit ako talagang nagbago. Kasi hindi ho lamang siya nagpakita sa akin sa isang pangitain. Nangusap pa po siya, nagpakita pa po siya ng vision. Eh, paano ka ba namang hindi maniniwala? So it's not just because someone else from Navigator shared with me the Word of God, the salvation, the discipleship thing, but it is because God Himself showed Himself to me. Bakit po nangyari yon? Kasi po naghangad din po kasi ako, Lord, pwede ba kitang makita? Pwede po ba kayong mangusap sa akin? So isang kahilingan lamang ito kasi buhay po ang Diyos, kaya pwede mo siyang kausapin, tama? So ngayon, tingnan po natin yung God's, yung itong revelation na to, paano ba ito nangyayari? So sabi nga rito, ang God's righteousness ay na-reveal in Romans 3:21 to 24, ang sabi po rito, but now apart from the law, the righteousness of God has been made known to which the law and the prophets testify. And the righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference, maging Hudyo ka man, maging Hentil ka man, for all have sinned. Verse 23, alam po ito ng marami. Fall short of the glory of God. Walahat po nagkasala. Meron bang hindi nagkasala? May naisip ka bang hindi nagkasala? Ay, meron, Pastor. Parang yung isang ito na naluluhuran. Hindi yata siya nagkasala. Tao ba siya? Opo, tao siya. Eh, di sinungaling ang Diyos kung ganun. Kasi sabi niya, all have sinned. So, sino po ba ang totoo? Siyempre po, totoo po ang salita ng Diyos. And all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. So, tingnan po natin dito, binanggit po rito, una po, why it had to be revealed. Eh, siyempre po, kasi nga, sabi sa Romans 1:21, eh kasi nga, eh, hindi mo maiintindihan ng sarili mo lang kasi nadidiliman na ang ating puso, nadidiliman na ang ating kaisipan, eh paano mo maiintindihan? Ano po? Sapagkat sinabi sa verse 21 ng Romans 1, for although they knew God, they rather or neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him, but their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. Eh, yun po yung kalagayan po nila. At sinabi po sa Psalms 115, but they become like, but their idols are silver and gold, made by human hands. Yung po mga estatwa, mga imahen, may gawa sa ginto, may gawa sa silver, may gawa sa jade, may gawa sa kahoy, sa bato, but made by human hands. They have mouths, but they cannot speak, eyes, but cannot see, ears, but cannot hear, kaya kahit anong pang panalangin at sigaw mo, nose, but cannot smell, hands, but cannot feel, feet, but cannot walk, kaya bubuhatin mo na lang, nor can they utter a sound with their throats. Matutumba na ako. Wala pong ganun, di ba? Buhat-buhat mo siya. Ayan. And those who make them will be like them. Sabi ni Paul. And so will all who trust in them. Sabi ng Word of God. Ano po? So kaya pala, kailangan ng revelation. Kasi po, ang puso ng tao nalinlang na, nadiliman na, nalambungan na ng ganitong paniniwala at mga tradisyon, ano po, na kung saan ngayon ay mahihirapan kang ipasok yung katotohanan
maliban sa magkaroon ng revelation. Kaya po pagka magsishare ka ng gospel, ipag-pray mo yung tao na yon kasi may nakaharang. Merong veil ng kung ano-anong mga paniniwala na kinalakhan niya na kailangan mahwasak muna yon, and it can only happen by praying. No po? Mag-pray ka talaga. Kasi para ka lang nakikipag-usap sa, brad, thank you ha. Salamat sa pag-share mo sa akin. Pero lagpas lang lahat yon kasi hindi niya naman naiintindihan. Bakit? Naka-block kasi. Parang naka-block ka. Parang ganun. So, kaya nga, ito nangyayari, man is trying to reach God or to be righteous by being religious, by doing good works, by doing human philosophy, and by doing sacrifices. Nakakita natin to, di ba? Ito yung paraan nila para ako ay mapatawad, para ako ay maligtas, at maging matuwid ako. So, kaya ito ay kailangang i-reveal kasi ganito po yung kalagayan ng tao. Ano po? So, paano po ba ito nire-reveal? Ayan. Paano po ba ito nire-reveal? Okay? Sabi po sa verse 21, apart from the law. Apart from the law. Ano po ba yung law para medyo maintindihan natin? Ten commandments and the 500 plus pa na mga stipulations. Bawal ganito, dapat ganito, etc., etc., di ba? So, alam niyo ba yung Ten Commandments? Eh, yun po yung sinasabing apart from the law and all those stipulations. Na akala nila nung araw, masusunod nila yung Ten Commandments. May nakasunod ba ng Ten Commandments? Wala. O paano tayo maliligtas niyan? Di po ba? Kaya mamaya makikita natin na hindi nga batas. Kasi pag batas, walang maliligtas. Amen. Lahat tayo mapapahamak na. So kaya nga ito, sabi sa verse 21 na ito na, apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. So ito po yung, kumbaga, napakahalaga na kung saan it is not by law. Okay? So kasi nga po, ito po yung atin din pong na nakalakhan, ano po, na kailangan sumunod ka sa 10 utos, ha? Ayan. Eh, ang problema, meron po ba ditong hindi nagsinungaling kahit minsan? Ayoko po, pastor, hindi. Nagsinungaling ka na, di ba? So anyway, so makikita natin, ang hirap. Kaya nga sabi kong ang basihan ng kaligtasan ay pagsunod sa batas, tapos na tayong lahat. Ano po? And how it was revealed? Ano po? Not by the law, but by the Lord Jesus Christ in verse 22 to 24. This righteousness is given through faith. Ay, paki mamaya adjust. Nasa ibabaw. Through faith in Jesus Christ, ayan, to all who believe, there is no difference between Jew and Gentiles. For all have seen and fall short of the glory of God, justified freely by His grace. So gusto kong mag-focus muna tayo sa verse 22. Through faith in Jesus Christ. So ito po daw ay na-reveal sa pamamagitan ng nananampalataya kay Christ. Nananampalataya po ba tayo kay Kristo? It is only by believing and having faith on the Lord Jesus Christ that this righteousness will be revealed. Amen. So kaya, alam natin kung naniniwala tayo, eh siyempre po, tayo po ay inaalam po natin kung sino po siya. Meron po tayong, kaya po yung C2S ay isang paraan para maalam mo kung sino si Kristo sa ating buhay. At kung paano ba ako mananampalataya sa Kanya. Kaya habang ikaw ay nagpapakalalim sa C2S, sa mga study of the Word, lumalalim din yung revelation ng Diyos sa iyo. Ano po? So yun po ang bottom line dito. And ang tanong nga ay why? Okay, pasan natin yun. Why? Bakit kay Jesus Christ? Ayan. Bakit hindi law? Eh ang law kasi ano yan, di ba? Nakwento ko na sa inyo ang sabi dun sa dati sa EDSA ba yun? Ay sa May Ross Boulevard. May nakalagay dun eh. Bawal tumawid. Nakamamatay. Ano po? Di ba naalala niyo yun si Fernando ba yun? Yung mag-anak ng misis ko yun eh. Anyway, sabi niya, bawal tumawid, nakamamatay. Ngayon tumawid ka, bababa ba yung karatula para pigilan ka? Meron? May ganon?
bumaba yung karatula. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang tatawid. Pak! Pak! Tapos bumalik sa pwesto. May ganon. Sa cartoon siguro meron. Ibig sabihin, kaya ka lang niyang sabihan, pero hindi kanya kayang baguhin. Tama? Naintindihan na po natin. So kaya nga, eh si Jesus Christ, hindi ho lamang siya law. Siya mismo ang nagsasagawa ng law sa buhay mo. Kaya nga yung Ten Commandments, naging dalawa na lang, di ba? Love the Lord your God with all your heart. And all, tama ba yun? Love God and love your neighbors. Di ba? Dalawa na lang. Kasi po yung 1 to 4 commandments is love God. And then yung 5 to 10, yung po yung love your neighbor. Okay? So, isinamaray siya sa dalawa, pero hindi mo magagawa yon maliban si Kristo nasa puso mo. Hello? Kaya nga, hindi ka rin maliligtas maliban si Kristo ay nasa iyo. At hindi ka kailanman magiging matuwid na tao maliban si Kristo ay nasa iyo. Lumakad ka na ng paluhod, pumunta ka na sa lahat ng simbahan, magdasal ka na ng lahat ng dasal, magpatayo ka na ng mga simbahan, magbigay ka sa mga charity, tumulong ka sa mga biktima ng bagyo, etc., etc., magtayo ka ng orphanage, pero maliban si Kristo ay nasa puso mo, hindi ka pa rin ligtas. Kabisado mo ang Ten Commandments, hindi ka pa rin ligtas. Pati na yung 517 stipulations, hindi ka pa rin ligtas. Sabagat alam mo lang pero hindi mo maisagawa because only through the Lord Jesus Christ. Kaya nga, no? Obviously, hindi naman kasi ang law ang namatay. Pangalawa, hindi din naman ang law ang pinadala ng Diyos para iligtas tayo. Ano po? So kaya nga, makita natin dito. So how it was revealed? Ayan. How it was revealed? Yun nga, it is through faith in the Lord Jesus Christ. It is by Christ alone. Maliban si Kristo ay suma sa iyo, walang revelation na magaganap. Amen. At kung hindi siya ang yakap mo, hindi siya ang sandigan ng iyong pananalig, at ikaw ay nasa religious spirit, eh baka kung anong madinig mo, ano po. Kaya napaka delikado po na issue ito. Kailangan po talaga si Kristo po lamang ang pinananaligan natin at sandigan ng ating pananampalataya. And you know very well that kind of person will never condemn anybody. Amen. Amen. Sige, sabi mo sa katabi mo, hindi na kita i-condemn, promise. Libre mo akong kape mamaya, parang ganun. But anyway, so kasi nga po, si Jesus Christ, bakit nga ba through Jesus Christ? Bakit hindi by the law? Okay? Kasi nga, Jesus came to demonstrate to us how to become righteous. Tama naman, di ba? So ito po ay pinakita niya sa kanyang sariling pamumuhay. Paano magmahal, paano magpatawad, paano mabuhay. Nabasa niyo ba? Kaya tayo kailangan umattend ng mga Bible studies, ng mga C2S. Ano po? Kasi yun po natin makikita na kung kinaya ng Panginoon, makakaya mo din. In fact, sabi ni Jesus, greater than this shall ye do in my name. Basta nasa kasama mo lang si Jesus, ano? Okay. Kaya nga, pangalawang bahagi, God's righteousness, receive. Paano mo natatanggap ito? Siyempre, ang pagtanggap nito, ang sabi ay again, ito po ay libre lang. Sabi mo sa katabi mo, libre lang pala. Ayan. Sabi naman ni David Wong, yung isang great evangelist, Chinese po siya, sabi niya, yes, the gospel is free, but the delivery is costly. Talagang may kaakibat po ito na financial expense when it comes to delivering. Kaya po, ang Diyos naman ang gumagamit ng mga tao. Pero ito po, tingnan natin ito. No? Una, ito ay natatanggap kasi ito ay libreng binibigay. Libre na nga, ayaw mo pang tanggapin. Ano po? Eh kasi akala ng iba may bayad eh. Ano po bang gagawin ko, Lord? Ilang dasal po ba? Ilang luhod? Ilang donasyon po ba ang gagawin ko? Ilang simbahan po ba ang pupuntahan ko? Gaano po ba karaming taong tutulungan ko? Wala akong bayad ang kaligtasan. It is a gift. Kaloob. Hindi mo kayang bayaran. Ano po?
Kasi ang pwede lang magbayad sa kasalanan yung walang kasalanan. Ano po? Ayan. So kaya nga, paano ba ito pinatanggap? Paano ba ito binibigay? Ano po? Binibigay po ito una kasi nga hindi mo kayang bilhin yan. Kahit ibigay mo na lahat ng iyong buhay, ari-arian, hindi mo kayang bilhin yan. Kasi una sa lahat, hindi tayo qualified dahil may kasalanan tayo. Pangalawa, given out of love. When Christ died on that cross, it is done by His love. At siya po ang nagbayad, ang tumubos. Tinubos ka mula sa isang kapahamakan na papunta lahat tayong impyerno. Hanggat hindi natutubos, papunta lahat tayo doon. Alam niyo po ba yun? Kaya naman sana, pag tayo po naman ay nandito, no? Eh masaya tayong nagwo-worship kay Lord. Kasi papunta na po tayong impyerno. Tinubos lang po tayo ng Panginoon. It is out of His love because He knew hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. And He has given it freely with all His love, with all His heart, with all His blood and His body. Tinubos po niya tayo. Tapos, pagka mag-worship, amen, Lord. Ganda naman ang tugtugan. Ganda naman ng aming praise and worship leader. Ay, maganda pala yung boses ng praise and worship leader. Parang ganon, di ba? Nawa po maintindihan natin. Nag-worship tayo, nagpupuri tayo. Because of our gratitude, first and foremost. Salamat, Lord. I am nothing without You. I am condemned without You. I am still in sin, in rebellion. The wrath of God is still upon me, if not of what You have done on that cross. Itaas mo lang kamay mo, magpasalamat ka. Kung medyo nahihiya kang gumanong ganun, kahit na, Lord, salamat. Kahit konti lang, baka bukas mataas na yan, pataas na ng pataas, as the Lord Himself reveals Himself to you. Amen. Hanggang malaya ka na magpuri kasi alam na alam mo kung anong ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. Kaya inggit na inaingit siguro si Jesus sa mga nanonood ng basketball eh, di ba? Pag nakashoot, yay! Tatalong pa talaga yan. Magpapalakpakan pa. Talaga namang magta-high five pa yung mga yan. Nakashoot, nakashoot, di ba? Kumita ka ba doon? Naambunan ka ba? O yung mga pumalakpak lahat kayo, ililigtas ko kayong lahat. May ganun po ba? Padadalang ko kayo, patalan yung account niyo sa akin, lalagyan ko ng kinita ko lahat ng bank account ninyo. Wala po namang ganun, di ba? Pero itong taong, itong Panginoon natin na namatay para sa atin, binigyan Kanya ng buhay. Binigyan Kanya ng buhay na walang hanggan. Binigyan Kanya ng kapatawaran. Binigay Niya ang pag-ibig sa iyo. Wala na pong ibang makakatumbas pa sa pag-ibig ng Panginoon. Yung kaibigan mong matalik, isang araw pwede kang talikuran kasi tao lang eh, marupok. Yung taong iyong pinagtitiwalaan, pwede magkamali, masaktan ka dahil nagkamali, eh tao eh. Pero kailanman ang Panginoon, hindi siya magkakamali sa iyo. Kailanman ang Panginoon, hindi siya mang-iiwan sa iyo sapagkat si Kristo, tapat siya hanggang sa muling pagkikita natin. Amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Binayaran niya lahat doon sa krus ng Kalbaryo. Ganun ka kahalaga. Sabi mo sa katabi mo, ganun ka kahalaga, ha? Eh, huwag ka naman sanang magpabaya sa sarili mo. Huwag sanang mababa ang tingin sa sarili mo. Huwag sanang ang tingin mo sa sarili mo walang kahalagahan. Napakahalaga mo at napaka-importante mo sa Diyos na lumikha sa iyo. Hindi na bali kung walang magpahalagang tao. Importante, alam ko yung gumawa ng tao nagpapahalaga sa akin. Amen. So, kaya nga, God's righteousness receive. At sabi nga rito, it is through faith. Received by faith and by faith in Jesus alone. So, kaya nga, it is only through faith, kapatid. Hindi mo siya nakikita, pero pwede mo siyang tanggapin. It is by faith. Yung po ang sabi sa verses na ito, ng verses 22 hanggang matapos na po. Ano po? And receiving righteousness from Jesus Christ is by faith. Ayan. So we have to live our old sinful lives and by faith live as a brand new person. So by faith,
hindi mo na hinihintay pang kumidlat, lumindol, o parang may maramdaman kang kakaiba, hindi na. May mga ganon. Ako, nakaranas ako ng kakaiba talaga. Para akong napuspos, parang, you know, nag-speak in tongues pa. Pero iba-iba po eh, ang karanasan. Hindi po ibig sabihin dahil hindi ka nangisay, hindi ka ligtas. No? Hindi dahil yung mata mo hindi namuti, hindi ka ligtas. Hindi dahil hindi ka na-slain, hindi po ganon. Ang sabi lang po, manampalataya. At ipamuhay mo na. And the revelation of God will just come. Will just come. Increase. Kaya nga, from glory to glory, ipapakita niya po sa iyo. So kaya nga, it's receiving this gift, this precious gift, is by faith. So apart from the law, hindi po dahil sa batas, hindi po dahil sa Ten Commandments, apart from the law, hindi po kasama ang batas, ikaw ay na-justified by faith apart from the law. Ayan. So kaya po, yun po ang tatandaan po natin na si Kristo po ang tinanggap natin. Siya po ang tagapagligtas natin. Siya po ang namatay para sa atin. Siya po ang pinadala ng Ama para po tayo mabuhay at maligtas. So kaya nga si Paul, nag-conclude po siya rito sa verse 27 to 31 that each person must receive God's righteousness by faith. There is no other way. It is not religion, your philosophy, your good works, your sacrifices, etc. But God said in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi po sa batas, sa law. Kaya nga sa ating conclusion naman. So the question is, am I experiencing a change in my life since I become a Christian? So tandaan natin, si Kristo lang ang pwede pong magbago sa atin. And by receiving Him, by faith, we become righteous. And He is a gift to all of us when we receive Him to become righteous. And since it is a gift, ito po yung hindi po natin ito pwedeng ipagmalaki sa iba. Na kung saan, ako ligtas, mukhang hindi ka masyadong ligtas. Kasi ako, mas maraming ginagawa sa'yo, ikaw konti lang. Ano po? So hindi po ganun, ano? Hindi po tayo nang huhusga, hindi po tayo nagko-condemn. Ang kaligtasan po ay para sa lahat because it is a gift, available po ito para sa lahat. Available po ito para sa iyo at sa akin. Amen. Tandaan natin, it is not the law that can save us. It is not religion. It is only the Lord Jesus Christ. Tumayo po tayong lahat. Sa puntong ito, habang maawit po sa atin ang ating pong mga praise and worship team, marahil ay kung meron man tayong mga naging maling pag-aakala at alam nating mukhang ako yun na, this morning we can just align ourselves with the truth, with the word, na yung ano yung sinasabi ng Panginoon talaga sa atin. So that it will manifest in our lives. Your life will change. Just receive Christ into your hearts as Lord and Savior. And your life will change by faith. Awitin po natin ito. There at the cross.
broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Darkness into glorious light. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the dark. Ito, Panginoon, we can't just help but to thank you, God, understanding and knowing how you have worked, how you have saved us, and forgive us, Lord, that there are times we fall into the trap of becoming religious instead of depending on our relationship with you, our Savior by faith. And so today, sa umagang ito, ang aking mga kapatid, kung nakatingin pa rin kami sa mga nagagawa namin, kung nakatingin pa rin kami sa mga good works, sa mga mabubuting gawa na nagdadala pa sa amin para medyo nagmamalaki at nagkakaasala dahil ang dami naming nagawa, nakokondem na po namin ang iba. And we just want to say, we're sorry and we ask for your forgiveness for our ignorance, for our immaturity, for not knowing deeply that when we have you as Lord and Savior, the Lord, we will never condemn anybody because we hold on to you, because you are our Savior, because you are the one we are embracing, because you are the one revealing yourself to us, that we are not holding to anything else, any kind of religiosity or religious act, but only in our relationship with you. And so this morning, I just entrust to you your people, oh God, that instead of condemning, that we will pray for them, that they will also have that revelation knowledge that it is by faith that we are saved. It is not because we are good. It's not because we excel on something else. It is just because of the knowledge of the Word, but because we put our faith in the Lord Jesus Christ, and because of that, your righteousness has been given to each and every one of us. At kung lalakad man kami ng matuwid at banal, hindi namin ito pinagtrabahuhan. It is freely given because we believe, because we put our hope and trust, our faith in the Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. And so today, Father God, salamat sa mensahe mo. As we leave this place, alam namin
Hindi kami kailangan magpakahirap sa kung ano-ano pa mang hinahabol ng relihiyon. Sa halip ikaw, Panginoon, ang aming pong tututukan, ang salita mo, ang relasyon namin sa iyo, ang makapiling ka, ang ikaw bilang aming hindi lang Panginoon at tagapagligtas, kaibigan, manggagamot, at tumutulong sa amin. Patuloy kang magpahayag at patuloy na maitanim at maibaon ang aming pananalig sa aming relasyon sa iyo, hindi sa kung anumang religiosity thing in this world. Kaya naman, Panginoon, sa aming pong pag-uwi ay may bahagi namin at huwag namin kaligtaan yung 2,000 kaluluwa na ito na gusto mong ipagkaloob sa amin. But we have to do our act. We have to speak and we have to share because the world is blind and they didn't know, oh God, that they are lost. And so prompt us and empower us by your Holy Spirit that we can share with confidence out of our relationship with you, out of our love for you, out of our dependence on you, that we will be able to share the good news, the gospel of salvation to other people as well. And Lord, pagpalain mo po ang bawat isa as we give our tithes and offerings so that, Lord, your ministry, your work will continuously be sustained. Pero salamat po sa mga nagbibigay mong anak. Sinabi mo, siksik, liglig, nag-uumapaw na blessing ang ibibigay mo po sa kanila. Ingatan mo po kami sa aming pag-uwi, sa aming mga pupuntahan, sa mga trabaho, sa tahanan at kung saan paman. And Lord, we declare that this day is a blessed day, a fruitful day, a day that is full of your favors, oh God, and your goodness and your kindness, that we will increase, oh God, in all your blessing today, Father God, and we claim it and we believe it in our hearts by faith in the name of the Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen and Amen. Magpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless you all. God bless you. God bless everyone, and i-invite po namin ang bawat isa. Every Wednesday, may prayer meeting po tayo, and may DVPS po tayo on our weekend, pati po sa ating YE Youth Service. YE Anniversary po next week, next Saturday. God bless us all.